pina ito ay maiba. Sa bandang huli, babalik muli sa kung saan lahat nagsimula. Huwag po sana kayo magagalit. Lalong-lalo na sa akin. Hindi ko naman huwag yung gusto yung nangyaring ito eh. Hindi ko alam na niloko nila ako. Niloko? Sino? Ano ba yun? Tungkol saan? Tungkol dito sa pagkatao ko. Sa tunay kong pagkatao. Hindi niyo ako tunay na. Hindi niyo ako tunay na anak. Hindi kita tunay na anak? Ha? Oo, sir. Pati nga ako si Aling Linita eh. Hindi ko tunay na magulang. Loko nila ako. Pati po kayo. Hindi ko ako tunay na Del Valle. Minsan, alam ko sagad ka sa problema. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan sagadin mo rin sarili mo sa alak. Baka magkasakit ka yan. Salamat, ha. Alam mo, okay, okay. Dahil kasi talaga nararamdaman ko yung pagiging magkamag-anak natin. Nakikita ko yung pagmamalasakit mo sa akin. Pag-intindi mo sa akin. Pati na rin doon sa mga masasamang asal ko. Akalain mo, pinatanggap mo pa rin. Alam mo, isa pang kinabibilibang ko sa'yo eh. Nagka-atraso ko sa'yo. Pero okay ka pa rin. Hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Saludo ako sa'yo. Okay, kung hindi lang pumalpak yung transaction ko, ba? Mayaman na ako. Teng, maniwala ka sa akin. Yung pangako ko sa'yo, yung naging usapan natin, sabit ka sana sa lahat. Huwag may isipin nyo, Izan. Walang talaga buhay, ah. Eh, alam ko naman, nagsikap ka, eh. Guro, kailangan lang tanggapin natin ang totoo. Sa kalagayan natin sa buhay natin to, ang pagyaman ay isang pangarap na lamang. Mali. Diyan ka nagkakamali. Alam mo, hanggat itinidikdik mo dyan sa kukote mo na tayo ay hindi makakaahon sa pagiging isang kahit isang tuka, tanto habang buhay tayo magiging basahan sa mata ng mga mayayaman. Pero, maniwala ka sa salitang hanggat ikaw ay humihinga at meron kang matibay na dibdib, may pag-asa ka. Abay, kung hindi lang ako pumalpak, Cardo, kung hindi lang ako pumalpak, mayaman na ako ngayon. Mas mayaman pa ako sa mga mayayabang na Del Valle niyan. Sa anong paraan? Sa illegal na transaksyon. Alam mo, okay ka na eh. Yan lang ang sumisira sa'yo eh. Diyan ako asar na asar sa'yo.
Akala mo kung sino kang napakalinis na tao? Ituro mo nga sa akin. Sinong tao dyan ang sabihin mo sa akin na walang kasalanan? Walang pagkakasala? Sabihin mo sa akin yung mga mayayaman na yan? Ha? Na yumaman sila sa malinis lang na paraan? Alam mo, Gary, ang pinag-uusapan natin problema mo eh. Kung hindi ka pumasok dyan sa illegal na transaksyon na yan, ha? Hindi mo mawawala yung mga ari-arian mo. At hindi ka dadanas ng hirap na tulad na dinadanas mo. Hindi ako naghihirap! Ha? Hindi ako naghihirap, Cardo. Babangon ako. Tandaan mo yan, patutunayan ko yan sa'yo. Sa inyo lahat, papatunayan ko yan. Babangon ako, babawi ko lahat ng mga ari-ari ko, tihigit pa! Babawi ako, Cardo. Babawi ako. Sabi ka ba ng totoo, Eris? Eh, wala naman hong dahilan para magsinungaling ako sa inyo ngayon, sir. Totoo lahat ng sinabi ko. Paano mo nalaman na hindi kita anak kay Lenita? Eh, hindi rin niya naman ako tunay na anak eh. O baka naman nasasabi mo yan dahil may sama ka ng love sa inay mo o sa akin kaya? Oo, sir. Wala ho. Inamin ho sa akin ni Aling Lenita ang totoo. Ipati nga ho kayo eh. Hindi ho kayo nagkaanak sa kanya. Masisiguro mo ba yan? Oo, sir. Ako lang ho pinalitaw nilang anak. Dahil hindi nyo matagpuan yung anak niya. Pero maniwala ho kayo sa akin, sir. Wala akong kinalaman sa ginawa niyang pagsisinungaling sa inyo. Sa makatuwid eh, yung batang dinala niya rito na ipinakilala niyang kapatid, yun ang anak niya. Oo, sir. Sinasabi ko na nga, be. Sa simula pa, talagang wala na akong tiwala sa babaeng yan, eh. Eh, sir, may papakiusap lang po sana ako sa inyo, eh. Kung pwede po sana, eh, huwag niyo lang sabihin kay Senyor Rita Clara na sinabi ko naman sa inyo ang totoo. Ano naman kinalaman ni Clara sa bagay na to? Alam na rin mo niya na hindi ako tunay na Del Valle. Lumapit nga kayo dito at may pag-uusapan tayo. Bakit po, Inay? Totoo ba itong nababalitaan ko na nagtitinda raw kayo ng kung ano-ano sa eskwelahan niyo? Tinatanong ko kayo. Opo. At bakit? Eh, gusto lang po namin kumita ng pera ni Mara. Karen, pag hindi ikaw ang tinatanong ko, huwag kang sasagot dahil kabastusan yun, ha? Sorry po. Mara, ano na naman ba tong gimmick mo at wala akong kamalay-malay sa mga pinagagawa mo? Eh, naisipan ko rin naman po para sana makaipon. Makaipon? Para saan? Sa graduation mo? Para meron kang perang panggastos para mablot mo mga ka-eskwela mo at magyayabang ka na naman, ganun ba? Hindi naman po sa graduation ko, Inay. Para po sana sa ipagmamatrikula ko pag tumtong ko ng college. Para po hindi na ako hihingi sa inyo. Tigilan nyo na yan at hindi yan ikatutuwa ng itay mo. Nay, bakit po?
Masama ho bang maghanap buhay? Hindi ko sinasabing masama, Mara. Kilala mo naman ang itay mo kahit mawawala na nga tayo ng ari-arian at... Bahala ka. Basta huwag mo itong ipaalam sa itay mo. Napakataas ng pride ng ama mo eh. Kahit gumagapang na siya sa hirap at... Hindi pa rin niya matatanggap na bagsak na ang kabuhayan niya. Huwag kang maglala, Iris. Walang makakaalam na ikaw nagsabi sa akin ng bagay na to. Salamat po, sir. Sir, kaya lang po. Huwag po sana kayo magagalit sa akin. Kahit hindi ko kayong tunay kong magulang eh. Matagal ko na ko kayong kinilala ng pangalawang magulang. Hayaan nyo, sir. Hindi ko magbabago yung paggalang at pagkakilala ko sa inyo. Hindi rin magbabago pagkilala namin sa inyo ni Jepoy bilang mga anak, katulad rin na Clara at Carol. Nahayag man ang totoo na hindi ka isang Del Valle, para sa akin ay walang nabago. Salamat po, sir. Sige po, sir. Magpapahinga na po ako. Ay, sir. May papakiusap po sana ako sa inyo. Ano yun? Kung pwede lang kayo, huwag niyo nung pagalitan si Clara. Totoo nga ako eh. Siya pa nga ako unang natuwa nang malaman niyang hindi ako Del Valle. Sige po, sir. Patawarin mo ko, Iris. Pero hindi ko mapagbibigyan ng pakiusap mo. Hindi ko pwedeng palampasin ang kalokohan ito ni Clara. Sorry, Insan. Di sa minamaliit ko naman yung kakaya mo eh. Okay lang yun. Ganyan naman talaga ang buhay, di ba? Minsan, na nasa taas ako eh. Ngayon naman, nasa baba. Malay natin, di ba? Kabukas, sa isang linggo, kaya sa isang taon, malay natin. Makakabawi rin ako. Kaya mo yan. Believe naman ako sa'yo eh. Matalino ka. May abilidad ka. Pero sana naman, yung katalinuhan mo, gamitin mo sa mabuting paraan. Mas madaling magkakwarta sa illegal, Carlo. At ano may tataya mo? Ang buhay mo? Ang karangalan mo? Gary, ikaw na rin nagsabi sa akin. Mas malaki ang pag-asa ng mga taong humihinga. Paano kung patay ka na? Paano kung makakabawi? Minsan ko na sinabi sa'yo, Cardo. Hanggat nakatapak ang dalawang paa ko sa lupa, hindi pa ako mamamatay. Diyan ka naman mali, Insan. Huwag mong hahamunin ang kamatayan. Wala nakakaalam ng buhay ng tao. May kasabihan nga na tayo, di ba? Ang taong nabubuhay sa illegal na hanap buhay, ang isang paa ay lagi sa hukay. Salamat, ha? Kaya mo. Susundin ko, payo mo. Gagawin ko lahat ng sinabi mo. Susundin ko yan. Pag may pagkakataon. Tanda mo yung sinabi ko, Carlo. Babangon ako. Babawi ako at babayaran kita. Salamat sa alak. Sino tatawagan niyo? Si Gary. Bakit? Namimiss niyo ba yung pambubura niya ng mukha?
tumigil ka sa kalokohan mo, ha? Alam mo bang pag pinatulan ni Clara yung mga plano natin, delikado tayo dito. Kaya manahimik ka dyan. Alam mero. Kurang. Hello? Bakit bang tagad niyo sumagot? Asan si Gary? Ay, wala rito eh. Alam niya kasing hindi ka nagpupunta rito eh. Kurang. Eh, Boss Lenita, lagi mainit ang ulo ni Boss Gary. Tsaka, lagi rin lasing. Eto, wala na nga kaming rasyon ni Negro eh. Eh, hindi naman makahirit. Baka maupakan pa kami. Eh, Boss Lenita, baka gusto mo naman padalan mo kami ng panchibog. Sige, magpapadala ako kay Lester. Salamat, Boss! Salamat! Boss, kumusta ka na riyan? Jackpot na ba? Ano jackpot ang pinagsasabi mo? Heto nga, may problema ako dito eh. Pwede ba ha? Makinig ka mabuti. Pakihanap mo naman si Gary. At pakisabi mo sa kanya na ano man ang mangyari, kausapin niya si Clara. At higit sa lahat, palitawin niya na talagang hiwalay na kami. Sasabihin ko, ano pa? Tamara, paano ba yung bargain na sinasabi mo? May tutubuin ba tayo doon? Alam ko na. Magbibenta tayo. Buy 2, take 3. Tama. Bibili sila ng dalawa, tas may libre silang isa. Okay yung gimmick na yun, ah. Ano yun? Sigurado ka ba may tutubuin tayo doon? Kinuwenta ko na. Ganito yun. Ito yung mga bibilihin nila, ayan. Bibili nila yan. Ito yung libre nila. May tubo na rin tayo. Yung tubo natin, nakuwenta ko na rin. 189 pesos and 35 cents. Ang galing mo talaga sa mo. Okay pala yung bargain yan. Bargain na natin. Ito na lang yung libre. Ayan. Hindi ka lang libre. Pilipit nyo na yan. Baka abutan ka pa ng itay mo. Tapos magpahinga na kayo, ha? Opo. Nay, bakit ko? Ay, parang bigla lang ako nahilo. Ano, Susan? Namumutla po kayo. Pagod lang to. Sige, gawin nyo na yung gagawin nyo, ha? Mara, alam mo sa tingin ko, may sakit ang inay mo eh. Pwede bang iwan mo muna kami? Clara, sa labas mo na ako. Bus na mo ko eh. Pasarapan na lang. Pinagpapakita mo na naman ba ako ng masama mong asal? Daddy, ano naman ka nagagalit niya? Marami kung dapat ikagalit. At sagutin mo ako ng mausay. Kailan mo pa nalaman na hindi ko tunay na anak si Eris? Nakipagsabuatan ka pa kay Lenita para lokohin ako? Bakit hindi mo sinasabi sa akin na hindi, alam mo na hindi tunay na Del Valle si Eris? Ha? Ano gusto mong gawin sa akin? Gawin akong tanga? At laruan ng ibang tao? Eh, teka. Akala ko ba ayaw niya na pinakikialaman ko kayo? Wala kang pakialam pagdating sa desisyon ko. Pero yung makipagsabuatan ka sa kabaliwan ng ibang tao, yun ay pagpapatunay lamang na hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Mana ako sa tatay ko, ano magagawa ko? Ang buhay minsan
kapag tatagpo.